Hi, welcome back sa aking YouTube channel. At meron naman akong ipapakita sa inyo na tips tungkol dito sa banana peel. Kaya kung kakain kayo ng saging, huwag niyong itatapon. At ito ay may mga magandang benepisyo para sa ating mga halaman. Alam niyo ba na ang balat ng saging ay nagtataglay ito ng potassium, phosphorus, at meron siyang mga tinatawag na micronutrients tulad ng calcium, manganese, at magnesium, saka ng sulfur na nakakapag-induce ng pagbubulaklak ng ating mga halaman. Ang potassium saka phosphorus ay talagang ito ay nakakapag-ugat at nakakapagpatubo, talagang mabilis ang pataba. Ito, meron tayong tinatawag na banana tea. Yung banana tea, ito. Yung balat ng saging, hiniwa-hiwa na yan at nilagay sa 1 litrong tubig. Kailangan mga 4 na buo ng balat ng saging ay lalagay sa 1 litrong tubig. At magdamag na ibababad o kaya 8 oras. Ayan, nakababad na ito ng mahigit sa 8 oras. At ngayon ay gagawa naman tayo ng tinatawag na ano, yung banana peel na pang pataba. Ito, pwede naman itong ibilad sa araw. Bibilad sa araw ito, pag ito ay tuyong-tuyo na, pwede itong dikdikin sa almiris at gawing powder, pang-fertilize sa ating mga halaman. Lalo na yung mga orchids at mga bonsai. Ito naman, ang gagawin ko, papakita ko sa inyo, yung ipagpapataba ko sa aking tinatawag na pating mix ko sa aking mga maliliit na transplanting seedling bugs. Ito, maraming mga paraan ito. Pwede mong idirekta ito na ganito, na basa pa siya para siya na ang makompos sa sariling lupa. O kaya naman, pwede itong patuyuin, ipowder siya para maging pataba. At wala naman pinipiling saging. At kahit anong klase, lakatan, latundan, ito, bungulan. At yung matapos mong kainin, yan, may pakinabang ang mga balat ng saging. Huwag natin itatapon sa ating mga trash bin. Ipunin natin ito, ibilad sa araw. Kung matutuyo, masikat ng araw, kaya ilagay sa oven para siya matuyo at dikdikin. At gawin powder para ipampataba sa mga bonsai natin, mga orchids. Kailangan, gagalawin natin yung puno, yung lupa para kumalat at didiligin. Ito, sistema ko naman sa aking transplant, pagka-transplant ng aking mga pananim, eh ilalagay ko to. Ihahalo ko to ng ganito. Ayan o. Ihahalo na yan dyan sa lupa para siya makompos na rin. Paglalagyan ko ito ng aking bagong punla. Ito ang pinakamabisang tinatawag na organic fertilizer. Talagang napakabisa nito kasi ito siksik sa potassium at may phosphorus din. Meron din siyang sodium, kaya ito yung tinatawag na NPK, yung complete. Eh kumpleto na talaga ang inyong pataba pagka ito ginamit ninyo.
ito naman yung tinatawag na banana peel tea. Yung tinatawag na banana peel tea. Ito, isasali natin dito. At sana ito, napakaliit kasi itong butas. Ngayon, dahil ito eh... Ito, isa sprayer. Ayan, nagkulay na talaga siya. Ito naman yung pang-i-spray mo sa mga dahon, bulaklak, para tumuloy ang bulaklak. At ito naman ang ididilig. Ididilig natin ito, lalo na sa mga ganito. Mga bagong tanim. Sa mga orchid, so ididilig. Ididilig lang yan. Ito mga bagong punla. Oh. Ididilig lang natin yan. Ito sa mga halaman. Ito naman, i-spray ito para maka-induce ng bulaklak. Yan. Pampataba yan. Ito naman, sa pagdidilig nito, once a week ang pagdidilig. Once a week. At yung natira naman na ito, ito naman, pwede na itong ilagay din dito, pampataba. Ayan na yung mabubulok dyan. Ayan. Sa mga halaman na yan. Makakapag-induce siya ng pagbubulaklak. Mabubuhay lalo yung mga tanim. Ano na ito, bagong ano to, propagation ng ano, adendium. Ilagyan ko na rin talaga ng ano yan. Mga ano lang, banana peel. Tapos, didiligan natin din yan. Para mabuhay. Ano. Hindi mo sayang ito eh. Libre-libre naman to. Once a week, didilig natin sa ating halaman. Salamat guys sa inyong panonood ng aking video. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-hit ang bell, at i-share ang video na ito. At huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat guys. Hindi mo tinututok eh.